Hello guys, welcome back to our channel. So today we're gonna share with you on how to change Philhealth membership category from employee to voluntary. And kung matagal na kayong hindi nakapagbayad ng contributions, ano nga ba ang kailangan gawin? Alright, so yan po yung ating focus for today's video. So first thing to do, go to Philhealth website, tap downloads, then forms, and then the PMRF, save it, and then print. After printing the form, remember to write your information in uppercase or capital letters. Then write your Philhealth identification number, and then all the personal details, your name, your mother's maiden name, your spouse name, your birthday, place of birth, sex, civil status, citizenship, and your address and contact details. So lahat po yan, i-fill out yung po yan. Just make sure you provide the correct address and contact details. And then after that, proceed to declaration of dependents. So write your dependents, like for example, your husbands, or if you have children, you write their names there. So guys, dito tayo magpo-focus sa member type na to. Okay, so I think lahat naman tayo dumaan sa pagiging jobless hanggang magkaroon ng work, and then employed hanggang maging jobless ulit. Okay, so based lang po to sa aking experience, so 2011 when I first got my job as a teacher in a private school, so yun po yung first time na nagpa-member ako sa PhilHealth. But almost ano lang po yun, 10 months kasi nag-resign na po ako, and then I work abroad na po sa Denmark. So, nung nag-work po ako sa Denmark, napabayaan ko na po yung PhilHealth ko, lahat ng mga government membership ko dito sa Pilipinas. Hindi ko na po yung naasikaso ng mga ilang taon. So, dito lang po, naisipan ko na i-continue yung PhilHealth ko. Pero yung SS naman, kinontinue ko naman po yun. Medyo matagal-tagal din, pero at least okay naman po yung SS. Yung PhilHealth lang po talaga yung hindi ko masyadong naasikaso. So anyway, ayun, kinontinue ko yung PhilHealth ko. And then, so pumunta nga ako ng PhilHealth Makati, tapos nag-inquire ako paano po ba yung from employed to voluntary. Tapos yun nga, nag-fill out ako ng form, and then sinubmit ko. And then after nun, so na-change na po yung status or yung category ko from employed to voluntary. So yan nga po yung chinek ko, yung self-earning individual. And then i-click nyo po yan yung individual. I mean, lalagyan nyo po ng check yung individual, yung box na nasa individual. And then lalagay nyo po yung inyong monthly income or proof of income. Then, profession. Pwede nyo po sabihin na self-employed lang kayo or ganyan. Yan. Tapos, or may sarili kayong negosyo or yung mga ganun po. Or mga, what is it? Yung freelancer kayo. Yung mga ganyan po. So, yan. And then, kung magkano yung estimated ng monthly income nyo. If you still have anything to update, so please check nyo lang po yung mga appropriate boxes there, like change correction of name or change of civil status like mine. Ayan, nagpa-change po ako ng civil status ko. But inuna ko po to before I change my category from employed to voluntary. So kung wala pa po kayong form, punta lang po kayo sa PA City and then hingi kayo ng form. Or kung meron kayong mga inquiries, pwede po kayong magtanong sa kanila. After I changed my category from employed to voluntary, next ko naman pong ginawa ay inalam ko kung magkano yung mga babayaran ko sa PhilHealth. I mean, magkano yung kulang ko since hindi na ako nakapagbayad nga ng medyo matagal na panahon. So, ayun, binigyan ako uli ng queuing number and naghintay uli ako this time sa contributions na. So, nasa number 11 ako. I mean, window 11. So, nung tinanong na ako na bakit ngayon lang? Kasi sabi ko, yun nga, nag-work ako sa abroad and then nakalimutan ko na, hindi ko na naasikaso. So, ayun, na-review ng PhilHealth officer, pagkatapos binalik niya sa akin itong paper na nandun na nilagay niya na lahat ng mga babayaran ko mula 2018, I think. Parang ganun. So, medyo talaga matagal, guys. And then, I mean,
prior to that, mayro pa talagang mga taon na hindi ko nabayaran. Kasi that time, 2018, medyo parang nagkaroon ako ng work here nung nasa vacation ako from Denmark. Nag-work ako ng mga ilang months lang. Tapos yung company yung nagbayad na ng PhilHealth ko. And then after that, hindi na naman uli nakapagbayad. So ayun, medyo talagang napakalaki ng aking babayaran. But then I got a problem, guys, kasi konti lang yung cash na dala ko, so hindi ko mababayaran lahat yung total na 11,275. So, pong ATMs doon, kaya hindi ako nakapag-withdraw at hindi ko talaga nabayaran lahat yun. So, konti lang yung binayaran ko, and then okay naman na intindihan naman ng PhilHealth. And then, ayun nga, nagbayad ako sa cashier pagkatapos noon. Saglit lang yun, siguro mga 5 or 10 minutes lang, and then binigay na sa akin yung aking resibo. So I think that's all, guys. Thank you so much for watching our video presentation, and I hope nakatulong. If you have any questions, mag-comment lang po kayo, and sasagutin naman po namin yun. I mean, sasagutin ko based on my experience. Thank you so much, guys.